Hello mga kabarkads, once again this is RPB Moto Travel Vlog. Ayun mga kabarkads, nandito tayo sa CM Recto na area kasi may nag request sa atin dito kung titingnan ba natin kung kumusta na yung kibling dito, na clearing na ba, clearing na bang area na ito sa kibling, kasi tapos na yung paggawa nila dito sa underground kibling dito na area sa may San Pedro. Yan o, marami pa dito eh, hindi pa masyado ngayon, may mga kabli pa. Hindi pa nila na locate yung mga kibling dito, ang dumi pa. Pero tapos na yung underground kibling nila dito mga kabarkats. Yung trabaho nila dito is yung ito brang kalsada, cementing. Pero ito mga kabli dito marami pa eh. Siguro hindi pa nila na full kwan talaga dito sa kibling, pero tapos na yung kwan nila sa ilalim dito paggawa. Ito na lang siguro pag locate dito, kasi especially sa mga internet mahirap eh, kasi oh, tingnan mo ang dami pa. Sa nag request sa atin kung kumusta na ba yung underground kibling dito sa may CM Recto, hindi pa. Marami pang nakasabit na mga kibling dito. Compare doon sa may City Hall, napakaganda na doon. Clear na yung sa ibabaw na area na yon. Dito sa may Claveria, ang dumi pa. Yan, ang dami pa nakasabit sa pusti. Hope na mawala na yung lahat na yan, itong kibling na ito. Yan o, ang dami po na mga kibling. Yan o, naka one. Kapag ma-pull ko na itong kibling ito, lahat ng mga wire niya na nakasabit, mawawala na yan, yan ma-click clear na yan, kasi sa underground na kinakabit nila eh itong kibling. Ang dami pang nakasabit, hindi pa talaga kuha nila dito sa Claveria. Siguro ginakuha pa nila, finalize pa nila yung mga underground kuha nila dito, connection. Yan, ang dami pa oh nakasabit. Ayan mga kabarkats, na clear na natin dito na marami pang kibling dito sa may San Pedro. May pupuntahan tayo dito sa Rojas, itong bagong nilagay nila na reflective sa mga bike lane para more in safety sa mga nagbabike na nilagay nila. Kasi minsan itong mga four wheels na ganitong sasakyan is dumadaan ito sa mga bike lane, delikado sa mga nagbibisikleta. Ito nilagyan nila para hindi makapasok yung mga four lanes, ay yung mga four wheels, four lanes naman. Yan o, ito na yung bagong nilagay nila dito. Ito, itong mga reflective. Yan o, dito lang yan sa may Rojas area nilagyan nila para for safety ng mga bike lane, para yung mga four wheels hindi makapasok dito eh. Kasi minsan may mga four wheels na gumaganon eh, lalo na yung nagmamadali. Yan o, dito pa lang yan nilagyan nila sa may Rojas area. Ewan ko yung ibang area, especially doon sa mga highway na bike lane, kung lalagyan ba nila ng mga ganito. Yan, itong reflective lane, ang pangalan nito reflective.
post or anong pangalan itong klase. Comment lang kayo kung anong pangalan na klaseng itong reflected na ito. Yan, pupuntahan natin. Yan na lahat pala dito sa may Ruhas, mga kabalgads, nilagyan na nila ng ganan, yung reflective na yan. Tingnan natin. Nilagyan nila ng ganito, mga kabarkats, itong bike lane na ito, itong ganito rubber lang siya, mga kabarkats, itong reflected sa bike lane yan, para yung mga four wheels hindi makapasok dito kasi delikado sa mga bike lane. Marami sa Maynila na nangyari na binubundulan yung mga bike na biglang pumapasok dito sa area. Maganda itong project nito, mga kabarkads, itong nilagay nila. Pero dito pa sa may Ruhas din lagyan nila ng ganito. Hope na lahat siguro kung sa highway nilalagyan din. Safety talaga ang mga bike nito. Nagbabike na hindi pumapasok yung mga four lanes. Yun, napakaganda, mga kabarkads, kasi malapal itong daanan dito sa may Ruhas eh. Kaya nilagyan nila ng ganito. Yan, napakaganda, mga kabarkats. Ikutin natin yung area. Ano na lahat pala talaga aabot ng boulevard itong reflective. Comment nyo lang, mga kabarkads, kung anong pangalan na klase itong nilagay dito, itong marang post na rubberized pala ito, mga kabarkads. Kahit bundulan mo, gumagano lang yan, bumabalik pa rin itong klase nilagay dito. Ipot tayo ng kawagats. Yan, pati dito sa kabila, mga kabarkats, so nilagyan na rin nila. Yung daanan dito, mga kabarkats, biglang lumiit kasi dahil dito sa bike lane. Palang 3 lanes na lang, 3.5 lanes na lang kasi yung 1.5 ginamit ng mga bike lane dito sa Ruhas. Dito lang yan sa Ruhas, mga kabarkad, sa Davao City na nilagyan itong ganito na reflective post. Isa na naman itong safety purposes sa mga nagbibisikleta. Kasi sa Maynila, mga kabarkad, nakikita ko doon maraming mga nagbabike na dumadaan dito is biglang tinamaan ng four wheels or mga motor kasi biglang papasok sila dito na area, lalo na nagmamadali. Ngayon kung may ganito yan, siguradong safety talaga yung nagbibisikleta nito. Napakaganda tingnan, mga kabarkats, oh. Binastusan talaga ng City Government of Davao itong bike lane na ito.
Yan. Hope na sa ibang lugar din lalagyan nila dito para purpose, para purpose niyan is for safety sa mga nagbibisikleta. Yan, nandito tayo sa Rojas. Ito yung Marco Polo at Tineo. Siguro hanggang dito na lang tatapusin ko itong vlog ko dito sa may Rojas. Bike clean. Yan, shout out kay Kung Arch. Yan, suportahan natin. Leo Boy TV. Yan, suportahan natin. Moto Pubs, suportahan natin. Tambayan ni Jeep Official. Yan, suportahan natin. At yung nag-request sa atin na magpakan yung Coastal, yung Times Beach, mga workers dyan, shout out sa inyo. Hope na tuloy-tuloy yung trabaho ninyo diyan sa Coastal. Babalik din ako diyan sa Times Beach. Malapit na akong babalik mag-vlog diyan. Yung mga pins na ginawa niya, yung mga bako diyan sa may David area, Times Beach. Balikan natin 'yan, i-vlog natin, kasi yung sa may Times Beach area, hindi na sila makapasok doon sa may David kasi naka-pins na yung place. May bakod na. Hindi na basta-basta mapasukan yung Coastal. And like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Sige, bye-bye. God bless.